Mga madlang sawsawero at sawsawera, ready na ba kayo sa ating issue ngayong araw? Dahil pagpapatuloy natin ang issue natin kahapon, kayo mga madlang sawsawero at sawsawera sa studio, ready na ba kayo? Ready na po! Kung ready na kayo, ready na din ang ating mga, ready na rin ang ating mga taga-at o referee na sina G1 at G2. Andyan din sina B1 at B2. Andyan din ang ating pangmalakas ng trio pagtagapayo para magbigay ng kanilang mga payo para sa ating sa pagpapatuloy ng ating issue ngayong araw. At dito si Attorney Lisa Aquino and Attorney Leonardo Acosta. Andyan andito din si Father Larry Perez and Father Joseph Castro. Andyan din si Dr. Faith Alcantara and Dr. Hazel Santos. Tawagin na natin sila ang ating pangmalakasang trio tagapayo. At tawagin na natin ang paboritong Chiang ng Bayan, Chiang Mayan Rivera Dantes. Maraming salamat, Bubay. Okay, ngayong araw, pagpapatuloy natin ang issue sa pagitan ni na Julie at Amelia sa pagiging pabayang pagulang ni Amelia sa kanyang mga anak. Ang issue naman natin ngayong araw na pag-uusapan, ang issue sa pananakit ni Amelia sa kanyang mga anak. Yan ang ating pag-uusapan sa pagpapatuloy ng ating issue. Dahil ang mga problema ang hindi na kailangan pang palakihin. Atin lang harapin! Face it! Face off! Ang nakaraan sa face it, face off. Pabaya ka kasing magulang. Pabaya po siya sa mga anak niya. Hindi niya po inisip na may mga anak po siya naghihintay sa kanya. Okay, makakausap naman natin ang tatay ng mga anak ni Amelia na magpapatunay na nakita niyang ang pananakit ni Amelia sa kanyang mga anak. Naku naman, Amelia, bakit naman ganito? Tawagin na natin si Romeo Paras. Pasok! Face it! Face up! Okay, Kuya Romeo. Okay, diretsang tanong, Kuya Romeo. Ano ang nakikita niyo sa inyong asawa na pananakit sa iyong mga anak? Kasi po, pag-uwi ko po kasi galing trabaho, nakita ko pong pinapalo niya yung mga anak niya. Tinanong ko po siya, bakit niya magnagawan saktan ng mga anak mo? Kasi na lagi ko pong narinig sa mga kapitbahay po namin na lagi po nasa sugalan po yung asawa ko, magdamag po daw nasa sugalan. Tapos po daw ang mga anak po namin, pinapabayaan niya po nalilimos sa kanto. At po madungis po, hindi po siya kumakain. Nalilimos po siya sa kanto para daw po may makain. Naaawa po ko sa mga anak ko eh. Tapos pinagalita ka po siya, ang sabi ko po sa kanya, itigil mo na ang auntie, itigil mo na yan. Kasi po, kung ay hindi mo kaya alagaan ang mga anak mo, sana sa binabi mo. Kasi ayoko pong nahihirapan po yung mga anak ko. Anak ko po sila eh, puro po sila mga babae. Puro pa mga babae ang anak mo, Amelia. Tapos, pinapabayaan mo. Naku, delikado yan. Nako, ang mga bata po kasi, pag-uwi ko po ang mga bata, iyak po ng iyak. Sabi po, iyak po sila ng iyak. Nagugutom na ba daw po sila? Pag-uwi ko po ng bahay, pinakain ko po ang mga anak ko, pinaligo ko po, pinatutulog ko na po. Tapos po, pinagsabihin ko po yung asawa ko. Ang sabi ko po sa kanya, tigilan mo na yung pagsusugal mo at paninigalin mo pag inom mo ng arak. Wala naman yung magagawa sa buhay mo eh. Wala namang halaga yan sa buhay mo.
galit na galit po siya. May halaga daw po yan kasi libangan niya daw po yan. Eh, libangan? Eh, magdamag na nga daw. Magdamag na nga siya sa sugalan. Eh, wala na po siyang pakialam sa mga anak niya. Ha? Pati mga kapitbahay po namin nagsasabi sa akin na wala talaga po siyang pakialam sa mga anak niya. Kasi po lagi na magdamag po siyang nasa sugalan. Tapos po pag-uwi po niya, sinasaktan niya po yung mga anak ko. Wala po siyang karapatan na saktan ang mga anak ko. Dahil anak ko po, anak ko po yun, nanay siya. Tapos nanay po siya, dapat siya po ang nag-aalaga sa mga anak niya. Hindi po ako, dahil ako po nagtatrabaho po ako. Anong trabaho mo, Romeo? Ako po ay isang construction worker po. Ay, ang kinakita ko po sa construction worker ay ang 1.5 po. 1.5 po isang araw. Tapos po, umihingi po siya sa akin pribado. Hindi ko po siya mabigyan dahil po ipambabayad po namin yun. Ibibigay po namin kay Ate Julie po yun. Kasi po may ambag po kami para po mag sa kuryente tubig. Nagagalit po siya dahil hindi, si Ate Julie daw po ang lahat ng sasagutapan niya dahil pinapatira lang po kami. Eh, dapat po mayroon po kami ibibigay na pera dahil nakatira po kami sa bahay eh. Meron po dapat kami iambag. Tama yung Amelia, dapat meron kayo iambag kina Ate Amelia dahil kina Ate Julie, dahil nakikitira kayo, hindi mo pwedeng sabihin na ate mo siya, ate mo siya, at papayagan niya niyang libreng tumira ng bahay na walang bahay, di ba? Dapat meron ka ambang dapat, Amelia, dahil hindi pwedeng mawala yun. Yun kasi ang priority ng isang kapatid sa kanyang isa pang kapatid. Nako, tawagin naman natin ang isa pa. Nako, tawagin naman natin. Ang isa pang kapitbahay ni Amelia na magsasabing sinasaktan niya talaga ang kay mga anak niya. Tawagin na natin si Lorraine Galvez. Pasok! Face it! Hello, Lorraine. Diretsang tanong. Totoo bang nakikita mo si Ate Amelia na sinasaktan mismo harap-harapan ang mga anak niya? Opo, kasi po nadapa po yung anak niya. Tapos po siya, malapit na nakita niya po. Tapos sinasaktan niya po, pinapalo niya po, kinukulot niya kasi sabi niya po sa kanya, yung patanga-tanga ka kasi kaya ka nadadapa. Tapos na nga, umuwi na tayo sa bahay. Pinauwi niya po hanggat sa bahay po, sinasaktan niya po yung mga bata. Sabi ko po sa kanya, ako po yung pumipigil sa kanya. Ate, tama na, nasasaktan yung mga bata, nagagalit pa po siya. Ako na nga po yung nagbabalak sa akin sa mga anak niya. Nagagalit pa po siya. Nako, Amelia, masama yung ginagawa mo pananakit. Nasa batas na hindi tayo pwedeng manakit ng mga bata. Nasa batas yan. Hindi ka pwedeng gumawa ng mga bagay na ikasisira ng sarili mo. Pwede ka ditong makulo. Ayan ay nasa batas. Nako. Lorraine, nung nakita mo yung pananakit, nagsumbong ka na ba sa barangay? Nagsumbong po ako sa barangay noon. Tapos po, nagkausap po sila ng barangay, pinauwi po siya, sila ulit, tapos pinangako daw po si Ate Amelia, eh, hindi niya na po sasaktan ng mga anak niya. Pero po, naulit po ulit yun, sinaktan niya po ulit yung mga anak niya, hindi na po siya nagtanda. Nakulo,
Ate Amelia, hindi pwedeng paulit-ulit yung pananakit mo sa mga anak nyo. Lilian, yan ay pwedeng magkaroon sila ng magkakaroon sila ng takot sa iyo na hindi kanila sa sarili ng ina sinasaktan sila. Dapat ang mga magulang, sila ang magbibigay sa kanila ng advice na hindi sila isang tuta na sinasaktan. Nako. Okay, bago natin ituloy ang ating usapin, pausapin muna natin ang ating mga trio tagapayo. Unahin na natin si Father Larry Perez. Maraming salamat, Chumoyan. Okay, kasi ang mga bata, yung pananakit mo, Amelia, yung nararamdaman mo ng mga bata, siyempre nasasaktan sila. Kasi para pakiramdam ng mga bata, para sila walang mga magulang, wala silang nanay, kasi pinapabayaan sila nanay nila. Diba? Oo, kasi yung mga bata, pag sila ay sinasaktan, matatakot sila. Kasi alam naman nila na wala silang ginagawang mali. Diba? Diba? Nandapa nun yung bata. Pinalo ng pinalo. Iyak ng iyak. Alam natin ng mga bata, wala pa si masyadong muwang. Kailangan hindi natin sila sasaktan. Kasi ang pwede ang point dito na mabaliw dito. Pwede dito mabaliw ang mga bata at maisip na hindi talaga sila tunay ng mga anak ng kanilang mga magulang. Kasi sinasaktan sila. Diba? Isipin natin sana dito, Amelia, na mali ang ginagawa natin. Oo. Isipin natin, tayo ay mga magulang. Hindi natin pwedeng saktan ng mga anak natin na wala naman tayong dahilan, diba? Ang padidisplina sa kanila ay hindi sa pananakit. Kailangan lang natin silang kausapin. Susunod naman sila pag kinakausap sila ng mahinaon, diba? Hindi natin pwedeng idaan sa sakitan o sa pisikalan kasi pwedeng nating maramdaman ng mga bata na masasaktan din sila kasi may pakiramdam din sila, 'di ba? Isipin natin 'yon. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Father Larry Perez, kayo naman po, Father Joseph Castro. Sa akin naman, kasalanan dito, hindi tayo marunong tanggapin yung pagkakamali natin. Oo. Kasi ang pagkakamali natin ay hindi natin pwedeng iwala sa sarili natin kasi yun ay responsibilidad natin bilang mga magulang. Magulang tayo. Responsibilidad natin sila. Ang mga magulang, kailangan natin maging responsable sa ginagawa natin kasi magulang tayo eh. Isipin natin yung pakiramdam ng mga anak natin at pakiramdam nila. Sila ay tao, hindi sila tuta. Kasi pag pinagsawaan, itatapon na lang. Diba? Isipin natin ang kahalagahan ng mga anak natin. Sila ang ating buhay. Hindi dahil sa kanila, wala tayong kamukha. Diba? Sila ang ating buhay. Diba? Hindi natin pwedeng tanggalin yung pagiging magulang natin pag lumaki natin sila panghabang buhay yan na tungkulin na hindi natin pwede iwala sa sarili natin. Tungkulin yan na hindi pwede tanggalin sa isipan ng mga magulang kasi yan ay responsibilidad natin panghabang buhay na tungkulin yan. Paulit-ulit ko nang sinasabi, tungkulin ng isang magulang na hindi pwedeng mawala ang responsibilidad ni nanay sa mga anak dahil yon ay responsibilidad na hindi mawawala sa panghabang buhay. Kasi relasyon yan na hindi mawawala panghabang buhay. Sana maisip mo ang kahalagahan, Amelia, ng mga sinabi ko. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Father Joseph Castro. Ngayon, maraming salamat sa ating mga trio tagapayo. Ngayon, kausapin naman natin si Bubay para sa mga pulso ng ating madlang sosowero at sosowero kung magbago ba ang kanilang poto. Bubay, ikaw na muna. Maraming salamat siyang Marian. Madlang sosowero at sosowera, na kanino ang inyong mga boto? Nagbago kaya? Ang boto niya ba ay na kay Ate Julie pa ba?
pa rin ba? O nagbago na at kumampi na kayo kay Ate Amelia na nasa pula? Boto Bubay na go! Puti, puti, puti! 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 Nakikita naman natin siyang Maya na mas maraming nakataas ng placard na kulay puti. Na kailangan na mas hindi pa rin ito nagbabago ang pulso ng ating mga sasarili. Puti pa rin ang tinataas nila na kailangan talaga ang pagmamahal ng isang ate sa kanyang kapatid. Hindi mawawala yan panghabang buhay. Yan ang ating Boto Bubay. That's you, Chang Mayan. Maraming salamat. Bubay! Siya naman ang isa pang kaibigan ni Julie na magsasabi na mabait talaga kapatid si Judy kay Amelia, pero si Amelia lang talaga masama ang ugali. Kay Julie, tawagin na natin si Heidi, ang Kiko, pasok! Face it! Hello, Heidi. Diretsyang tanong, Heidi. Diretsyang tanong. Ano yung pakikilala mo sa kaibigan mo si Julie? Mabait po siyang kaibigan. Kasi katabla ko po si Julie sa kapag pinagtatabrohan po namin. Kami po dalawa is consultor agent po kami dalawa. Pag umuwi po kami ng bahay, nakikita ko po si Amelia na lagi pong nagalit sa kapat sa ate niya. Lagi po niyang pinagsasalita ng kung ano-ano. Kala mo siya po yung ate. Hindi niyo po nire-respeto. Sana respetuhin mo yung kapatid mo kasi siya na lang yung pamilya mo. Siya na yung tandaan mo na sa oras ng pangangailangan, ate mo pa rin ang makakapitan mo. Tama yung sinabi ni Heidi, no? Kasi sa oras ng kagipitan, kapatid mo pa rin ang maaasahan mo kasi wala na kayong mga magulang eh. Diba, Amelia? Isipin mo sana yung ang silbi ng ate mo sa buhay mo. Okay, kausapin naman natin ang dalawa sa ating trio tagapayo, Attorney Leonardo Acosta. Maraming salamat, Chang Marian. Okay, i-point ko lang dito, no? I-point ko lang, konti na lang to kasi nasabi ko naman doon sa nakaraan. I-point ko dito, ang pananakit ng bata ay kasalanan din sa batas. Pwede tayong makulong dito, Amelia. Pwede naman natin tanggalin ang pananakit. Kaya pwede din natin tanggalin pagsusugal, pag-iinom ng alak, pag-yoyosi, tanggalin natin, maging ulirang magulang tayo sa mga anak natin, 'di ba? Oo, maging responsibility din tayong kapatid sa atin natin. Kasi sila 'yung nagbibis, sila 'yung tumutulong na sa atin, nagiging mali pa sila pag tumutulong dahil binibigyan natin sila ng sasabihin na mali talagang ginagawa nila. Isipin natin na meron din silang kamalian. Meron din sila kamalian na ginagawa. Isipin natin lahat tayo may pagkakamali na ginagawa. Pero pwede natin yung pagsisihan pag pinag-uusapan natin. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Leonardo Acosta. Kayo naman po, Attorney Lisa Aquino. Ofoin ko lang dito, konti lang din to, ha. Ofoin ko dito, no. Kasalanan kasi dito, hindi tayo marunong tumanggap ng kasalanan natin. Saan tanggapin natin yung kasalanan natin? Isipin natin na mali. Pwede naman to pag-usapan ng mahinaong niya. Isipin lang natin na mali talaga to. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Lisa Aquino. Okay, ang ating huling bisita, siya naman ang isa naman ang kaibigan ni Amelia na tumatakbo ang mga anak ni Amelia sa kanya tuwing sinasaktan ang niya ang mga anak niya. Tawagin na natin si Nanay Corazon Paras. Pasok!
Face it! Face off! Face it! Face off! Nanay Corazon, hello po. Sa inyo daw po lumalapit yung mga bata sa tuwing sinasaktan ni Amelia ang mga anak niya. Opo, sa akin po lumalapit. Kasi po, ligo na ligo, hindi nang kumukuha ng ano. Opo, sa akin po lumalapit. Kasi so naaawa po ko eh. Pinagsasabihin ko po sa Amelia na itigil mo na yung ginagawa mo sa mga anak mo. Hiningi pa po talaga mapigil. Nako. Kausapin na natin ang ating dalawa pang hindi pa nakapagsalitang Tarino Tagafayo, Doktora Hazel Santos, and Doktora Faith Alcantara. Okay, unahin na natin si Doktora Faith Alcantara. Maraming salamat siyang Mayan. Sa akin dito, no, hindi natin pwede iwala sa sarili natin na mali talaga yung ginagawa natin. Amelia, isipin natin nanay tayo. Hindi natin pwede saktan yung mga anak natin kung ano yung ipinapakita nilang mali. Pwede natin sila i-discipline sa paraan na tama, hindi sa paraan ng pananakit. Isipin natin na mali at tanggapin natin yung pagkakamali natin kasi kasalanan niya. Yun lamang po at maraming salamat. Sa akin naman dito, kasi pag alam naman natin may kasalanan tayo, hindi natin kayang tanggapin yung pagkakasala natin. Amelia, isipin natin tao din tayo nasasaktan. Kung ikaw ang sinasaktan namin dito, di ba masasaktan ka din? Diba? Isipin mo na mali ang ginagawa mo at isipin mo na ang mga anak mo ang nakataya dito. Sana magpago ka na, isipin mo ang pagkakamali mo. Yun lamang po at maraming salamat. Okay. Nakuusap na natin ang dalawa sa ating trio tagapayo. Ngayon, kausapin na natin kung anong desisyon ng ating mga bisita. Kausapin natin si Amelia. Hindi ko na po sasaktan yung mga anak ko at magbago na po ako. Titigilan ko na po yung pagsusugal, titigilan ko na po yung paninagarilyo, at yung pag-inom ko po ng alak, hindi ko na po sasaktan yung mga anak ko. Lagi ko muna po sinaintindi, ipapangako ko po yan sa kapalib ko. Sorry din, at sana mapatawan mo ko sa kasalanan na ginawa ko. Mahal na mahal kita. Ikaw na lang yung pamilya na meron ako, hindi ko na hayaang mawala. Julie, mapatawarin naman kita eh. Ikaw na lang hinihintay ko na magsabi sa akin ng sorry ate. Kasi kapatid kita eh, kaya kitang patawarin. Kapatid kasi kita eh, ayoko mawala ka sa buhay ko. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagmamahal. Ang ating lesson ngayong araw, sana ang ating mga magulang hindi dapat natin sinasaktan ng ating mga. I-disciplina natin sila sa paraan na hindi sa pisikal. I-disciplina natin sila sa pakikiusap na kaya natin itong pakaya natin tibayin ang kanilang nararamdaman. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga bisita at sa mga ating mga isang sawe, sa ating mga madlang sawera. Kay na G1 at G2, pati na rin kay na B1 at V2, pati na rin sa ating madla, pati na rin sa ating trio tagapayo at kay Bubay. Bukas abangan ulit ang pag-abangan ng bago nating 2-4 episode. Dito lang sa ang mga problemang hindi na kailangan pang palikihin at dinang harapin. Face it! Face off!